welcome back again for another vlog. And for today's episode, sasamahan niyo ako ngayon mamili ng mga plants, ng mga gravel, ng mga rocks na ipang-design natin sa ating pond. So tara, papunta na tayo ngayon sa circle kasi doon tayo mamimili at maghahanap ng pwede natin ilagay sa pond. So tara, let's go! So guys, nandito na tayo sa circle. So ito yung entrance nila. Nag-enter na tayo sa Plantitos and Plantitas Halamam Haven. So ito yung kanilang rate. Parking rate. So, uy, ang cute. Mayroong dog. Ay, bakit exit? Entrance, exit. Ayun natin makita. Ayan, oh. Wow. So, so, tingin ko para hindi tayo masyadong maguluhan. Dahil marami tayo na naman nakikita. So, pipiliin lang natin kung ano lang yung bibilin natin. And excited na ako bumaba dahil ang dami ko nang nakikita na didistract na yung isip ko. So, tara! Mag-parking na tayo. So, baba na tayo. Let's go. Guys, nandito tayo ngayon sa circle. Ayan, sobrang sarap dito. Maglakad-lakad. Pwede ka mag-exercise dito. Pwede ka mag-biking. And may mga, andito kasi yung isa sa malalaking bilihan ng mga plants, mga pang-landscape. So, nandito lahat yun. Dun sa part na yun, punta tayo dun. Tignan mo, ang sarap dito. Mag-relax, diba? Sobrang overwhelming. Ang dami yung pagpipilian dito kasi isa to sa pinamadaming bilihan ng plants dito sa Manila, dito sa Quezon City. Meron sa White Plains, pero konti lang. Yung madadaanan mo sa White Plains, yung mga pang-landscaping. Pero dito, as in, sobrang dami. In one place, andito lahat ng pwede mong hanapin kapag magla-landscaping ka. So, let's go. Pasok na tayo dun. Tingnan mo, may mga flowers. Ay! May... Oh, maglalagay ako ng... Ito, siguro ganyan. Ay, ang ganda. So, ikot-ikot muna tayo bago tayo mamili. May mga herbal din sila. Italian oregano, meron sila. Holy basil. So, yan. Sweet basil, meron din dito. Sobrang dami at nakakalula. Ganyan siya, oh. Meron din dito. Yan, kamyas, bayabas, calamansi. So, kompleto dito, guys. Plaka 34100. So, direct sunlight lang yung kailangan natin dito. Tsaka, hindi masyadong kailangan alagaan. Magbubloom na siya with direct sunlight. Sir, kuha po ako 200. Ano pong pangalan niyo, sir? Ronnie po. Hanapin si Sir Ronnie. Bakit? Bilihan mo ako, sir. Yung iba-iba para maganda. So, bili tayo ng 6 pieces nito. Lumalago naman po yan, no? Opo. Tapos, pag umahaba po, pwede mo pitasin tapos tusok. Tusok. Okay. Good. Sir, sa inyo din to? Yes, po. Magkano po? 2,000 po yan. Ang mahal naman. Anong pangalan nito, sir? Gando. Cypress. Arica palm. Ito po, ma'am. Magkano po to? Wala, ano, pinapalago ko naman. Oy, sayang. Ganda pa naman. Yan, ma'am, magkano po dyan? 250. Ayun yung nandun, di ba po? Puti lang. 250. Ay, ito! Sa inyo ba ito, ate? Magkano ito, ma'am? 400. Mm-mm. Wala bang maliit lang, tapos malago? Isa lang nun. Ito pa. Bila natin siya for 250. Each. Tapos, foxtail kay Ma'am Tess is... Kaya ito, ma'am?
250. From 300, natawaran natin siya for 250. And then yung Dwarf is 50 pesos. And then yung San Francisco is 180 na lang. So yun, bisitahan dito sa Tus Garden. Yan. Sir? Black na location. 500. Kasama yung... Nakapat. Pag hindi nakapat, kapag nakaganito. Ay, nakaganito naman. 350 lang. Yun ba yung lumalaki po? Ayan, yun sa tabi ng ganyan. Ganyan yung itsura niya. Yung ganyan nasa kanak. Ah, ito na yung full size niya. Pag ganitong full size, sir, magkano? 1,000 po yan. 1,000? Okay. Yung mahal ang bitasa online mo, 1,500. Oo nga eh, sir. Ano pa pangalan ng store niya, sir? Ah, ito, Lulu. Ah, visit kayo dito. Ay, sir. Magkano po ito? Yung chicha, ma'am? Yes, po. 350 pag walang vase? Hindi, kasama na nga yung ano. Kasama na yung vase, 350. Paano po inaalagaan to? Basta ang dilig lang yun, ma'am, sa lupa lang. Bawal kasi mabasa yung... Yung flowers niya. Ano kasi, mangingitim. So... Kaya pag nasa loob niya ilagay, ang dilig lang yan sa isang linggo, dalawang beses. Pero pag sa labas? Sa labas, every other day, basta kuti-kuti lang. Every other day, basta kuti-kuti. Basta wala basa yung dahon, ma'am, mangingitim kasi dahon niya. Uy, gusto ko niyan, pansensya. Pero... Matagalang oo, ano kasi yun? Pagdating sa sunod na taon mo, lalaki na sa nangyay. Ah, okay. Okay lang, mag-check tayo dito. Yan. Ito po, gusto ko. Ito, oo nga, ito. Sir, sa inyo po ba to? Magkano po dito? Ito po. Ayun ba niya po? Apo. 700. Yan ang mga collection ni Edel Bumba. Oo, nakita ko ba? Puti. Yan kasi local. Ah, ito local. Yung kanina pare sila, no? Yun, isa kasi black. Yung puti yung dahon. Yung five. Ito, ito yung... Ito, Phoenix palm to. Apo, magkano po? Dalawang puno yan, ma'am. Bigay ko lang sa inyo ng 500. 500, dalawang puno. Isang puno niyan, 350. Dalawa to eh. Ah, sa isang pot. Sa isang pot, dalawa niya. Pwede mahal. Ah. Hati yun. Oo, hinahati lang. Phoenix palm tayo. Oh, pwede. Ito po, pang outdoor din. Outdoor, ano lang pwede. 250. Okay. So, yeah. Gusto mong transfer. Opo. Diakin mo lang gano'n. Kasama ugat. Oo, and then... Hindi yung ito to. Hindi naman po ito maselan na. Yeah, lahat yan. Hindi matibay. Matibay pati sa araw yan. Matibay. Kasi pag nasa araw to, lalo magigilang. Oo, sa labas kasi, okay, sa farm. Sa ito, mga landscaping. Yan. Yes. Lalo na ito pa. Pag, ito naman, yung puno yan ganito, pero matagal pa. 1 year. 1 year. Pero yun o, nagtatatlo na nga siya eh. Oo, pwede mo nahiwalayin yun. Paghiwalayin pagdating doon. Thank you, sir. So, full tank tayo. I'm so happy hanggang dun sa gitna. Merong halaman. And ayun yung mga binili natin sun. So, tara. Dali na natin ito lahat sa farm. Let's go! Okay, guys. So, yan na. Tinubuan na tayo ng halaman sa likuran. Sobrang dami. And ang mumura ng binili natin kaila Sir Nilo, kaila Ma'am Tess, and Ma'am Jenny. Bisitahin niyo yung mga store nila, ang babait po nila, and makakuha kayo ng great discount sa nila. So, yun muna, and excited na ako dalhin to sa farm! Na-excite na ako silang i-design, ilagay doon, i-plant doon. So, tara na! Hindi na masyadong traffic. Hindi masyadong traffic, so abot pa tayo kasi medyo maaga pa. So, let's go! Okay, guys. So, ayan na. Nandito na tayo sa farm. Ito na lahat ng pinamili natin. Ito yung mga bato. So, apat na sako yung binili natin bato. And then, ayun yung mga ide-decorate natin. Yan. So, i-start na natin silang ilagay sa mga kanya-kanya nilang designated corners. So, excited na ako. Simulan na natin! Let's go! Okay, so I'm done na i-draft tong mga plants natin. Ito yung favorite ko dito. Yung foxtail. Yan.
So, for now, naka-draft lang muna sila. Ganyan lang sila. Kasi, lalagyan natin, i-concrete natin to. Sisementohan yan. So, ngayon, ang gagawin ko talaga is eto. Huhukayan natin to. So, etong palm fax natin, itatanim natin siya dyan. Tsaka to, may foxtail din tayo dito. So, itatanim natin siya, lalagyan natin siya ng design. So, tara, let's go! And we are done digging. So, tapos na tayo maghukay. Itatanim na natin sila. Ito yung ating foxtail. Ito kasing palm fox natin. Ito, papakita ko sa inyo. Dalawang puno to eh. Ayan o. Dalawang puno yan. Isa, dalawa. Ito pa nga yung pangatlo. So, yung isa dyan, lipat natin. Doon. Doon natin ilalagay. Diyan natin ilalagay yung isang fox palm. So, ang gagawin natin, kagaya ng sabi ni Sir Nelson. Nelson ba? Yan. Alisin lang natin yung soil niya and then kunin natin yung mismong ugat. Tapos, yan, ito. Yung paghiwalay niya. Yun! So, pupormahan lang natin siya. Aray ko, matusok pala. Then, baunan natin siya. Cover lang natin siya ng mga soil. Tabunan natin ito. Yung pag-alaga daw na ito, basta sa direct sun lang, is okay na. Mabilis na siyang lalago. Yes, may natutunan na naman tayo. Ganda kasi na itong palm eh. Perfect siya sa mga landscaping. Yun, next na. So, ayan na. Nalagyan na natin. Natanim na natin siya. So, next naman is lalagyan na natin siya ng mga bato sa paligid. Mga bato dito. Umiwer mo. Healthy, healthy yan. Palibutan lang natin siya ng bato. So, gagawin din natin to dun sa dalawa pa dun sa kabila. Then, ito guys, yung foxtail. Ito talaga yung hinahanap natin dun. Ang mamahal nung iba. Buti na nakita tayo medyo maliit at mura. So, bili lang natin dito is 200. Yan, sayang eh. So, kunin lang natin yung plastic sa ilalim. Yun. Ganda na itong fox nato. Papalaguin natin ito. Lapat lang natin ng konti. Magkano to? 200. Tabunan natin siya ng konting lupa. Ayan. Ito din, hindi rin siya maselan. Kailangan lang ng direct sunlight. Sa atin itong plastic. Saka ba ito? And mabubuhay na siya. Maganda to. Yung full size daw na ito is talagang lumalapad siya. Nagiging matangkad din, mataas. So, yan. Next naman, nalagyan natin siya ng bato. Yan. Papalibutan din natin siya ng mga bato-bato. Okay din kasi to para lumitaw yung kulay ng ating foxtail at yung ganda is ma-emphasize. Yes! Wait, di po ako landscape artist ha. Naisip ko lang to. Tamang research lang din. And then kapag may nagustuhan, yun, gayahin natin. Pag sama-samahin natin yung mga nagustuhan nating idea and then, ito na! Ayan na!
Yan! Ito na, tapos na natin siya i-landscape. Yan ang ating mini landscape. So, ito yung unang makikita pag pumasok ka dyan sa pond. So, yan. And of course, hintayin muna natin ito. Hintayin muna natin itong masementohan bago natin gawin din yung ganyan dito naman sa iba nating ila-landscape. So, that's it muna sa ating update para dito sa ating turtle pond or mini guppy pond. Guys, check naman natin ang ating monster pond! So, nandun ang ating monster pond. Puntaan na natin and ipapasilip ko sa inyo ang kanyang update. Ayan, kung napapansin nyo na, may konting pagbabago na. Ito na. So, guys, ito na siya! Ta-da! Diba? Ang ganda na. So, dinagdagan natin ito ng one block. Ayan, nag-add tayo ng one block. Kaya, tumaas na siya. And, papataw sa inyo kung gano'n na siya kalalim. Ganito siya kalalim, guys. Kita niyo yung shoulder ko? Ganyan na siya kalalim. Kung sa mga nakakita sa atin in personal, 6 feet kasi tayo. Na joke lang. So, 5 feet lang tayo, guys. So, yung lalim neto is ganyan na. Siguro mga nasa 4.5 feet na siya. 4.5 feet na yung lalim neto. And then yung lawak niya, which is yung weed niya, is parang doble ko. Ganun, yung ano ko, doble. So, ganun na to na siya kalawak. And sobrang laki na niya. And I can't wait na matapos na to. So, yan pa lang yung progress ng ating monster fish pond. That's it for today's episode, guys. Yan ang ating update. So, aabangan nyo pa yung part 2, 3, 4 at hanggang sa matapos yung mga ginagawa nating pond, which is yung mini pond natin doon and yung monster pond natin dito. And yung nga palang mananalo para sa EBM natin na giveaway, abangan niyo sa Saturday na yan, gaganapin ang ating raffle. I-announce ko na yung winner, lucky winner ng ating EBM. So that's it for today's episode, guys. I hope you like it. Don't forget to like, share, and subscribe. Don't skip ads para marami pa tayong ipamigay na mga giveaways. See you guys on my next vlog. Bye!